Isang iskinita ang tinatahak ni Kaloy ng mga oras na iyon. Nang mapansin niya mga itim na puso na nagkalat sa paligid. Laking pagtataka niya kung bakit maraming pusa dito. Nagulat na lamang siya dahil may isang malaking pusa ang tumalon mula sa bubong at tumambad sa kanyang harapan. Hindi yun pangkaraniwan dahil sa laki nito. Napasigaw sa pagkagulat si Kaloy, sabay tumalilis ang takbo palayo sa lugar na iyon. Pero naramdaman din niya ang pagsunod sa kanya nito. Hintakutang nagtatakbo at nanginig ang tuhod ng binata habang panayalingon sa kanyang likuran para tingnan kung nakasunod pa din sa kanya ang naturang nilalang. Hanggang sa hindi na nga nito napansin ang maputi at madulas na daan na kanyang napuntahan. Dahil dito'y napasubsob ito sa daan na kanyang tinatahak. Nanlilimahin sa putik ang kanyang katawan. Sinubukan pa niyang tumayo, ngunit hindi niya na iyon nagawa nang pumaibabaw sa kanya ang nilalang na kanina pa nakasunod sa kanya. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang pagsigaw ng binata nang sa kanyang harapan ay magpalit ito ng anyo mula sa pagiging pusang itim. Ay tumayo ito at naganyo na parang isang tao. Nagsiyabaan din ang mga braso at maging ang mga matatalim na kuko nito. Bunga ang nga ng matatalas at naglalaway ng mga pangil. Ang buong katawan nito ay balot ng makapal na balahibo kasabay ng malakas na pagatungan sa kanyang harapan. Nanlaki pa ang mata ng binata nang ilabas nito ang dilang may isang damkad ng haba. Akma na sanang ibabaw nito ang isang kamay sa dibdib ng binata gamit ang mahabang kumulo nito nang may biglang sumibat sa loob ng aswa. Isang malakas na pagkatungan ang kumawala dito dahil sa sakit na naramdaman nito mula sa pagkakamaw ng sibat sa kanyang likuran. Nanilisik na binaling ito ang mga mata sa taong sumibat sa kanya. Mabilis itong hinugot ang patiling na yari sa tanso mula sa kanyang baywang. Sabay sambit ang orasyon para bigyan ng talimang hawak na patalim. Matigas na nakipagbuno ang lalaki sa aswang na higit na mas malaki sa kanya. Ngunit hindi kinakita ng takot ang lalaki at malakas na tinagpas ang mga braso nito. Hindi na nagawa pa makapanlaban ito dahil sa sibat na nakabawon pa din sa kanyang likuran. Nasilingin sa kanyang kalaman ay nagtataglay ng mga buhay na salita na dinasalan ng makailang ulit upang gamitin laban sa kanyang lahi. Ubod lakas nitong ginalita ng ulo nito, dahilan para maputol ito. Saka humihinga na lumapit sa binatang si Kaloy na sa mga oras na iyon ay nakasalampak pa din sa putikan. Bitbit pa din ang naputol na ulo ng nakatunggaling aswang. Ano ka ba, apo? Matagal na nating ginagawa ang pagpatay sa mga aswang, pero hanggang ngayon ay natatakot ka pa rin sa kanila. Ang pagalit ng wika, ngunit mahina ang pagkasabi sa kanya ng kanyang lolo Teban. Kasi naman po, lolo, nakakatakot at nakakabigla ang isang iyon. Napangiti at napailing na lamang ng ulo si lolo Teban sa pangangatwiran niyang iyon. Oh, sige, tumayo ka na riyan at kailangan mo pang galingan ang pag-iinsayo para may lakas ka ng loob na harapin sila. Payo ni Teban sa kanyang apo na bagaman may katandaan na ay makikita pa din ang pagiging matikas sa katawan nito. Sa loob ng isang buwan ay sinanay mabuti ni Lolo Teban ang nag-iisang apo upang ihanda ito sa biglang pagdami ng mga aswang sa kanilang lugar. Ang kanilang lahi ay binansagang mga mananabas laban sa mga aswang sa kanilang lugar. Mga mananabas na mula pa sa kanilang mga ninuno. Tanging sila Lolo Teban at Kaloy na lamang ang natitira sa kanilang lahi matapos ang pumanawang ama ng huli sa kamay ng nakatunggaling aswang.
Masakit masalub ng matanda ang pagkawala ng kanyang panganay ay mas naging positibo itong harapin at sugpuin ng mga ito upang ipagiganti ang kanyang anak at mawala ng mga lahi ng mga aswang sa bahay ng Arisa, ang bayan na sinasabing teritoryo ng mga aswang. Lumaki si Kaloy sa pangangalaga ng kanyang lolo Teban. Itinuro lahat ng matandaan lahat ng kanyang nalalaman maging ang mga orasyon na ginagamit niya upang palakasin ang hawak itong sandata. Bagaman baguhan at kahit ni minsan hindi pa ito nagawa makapatay ng isa sa mga aswang, ay patuloy pa din niyang pinagbubuti ang pag-iensayo sa tulong ng kanyang lolo Teban na laging nakaalali sa kanya. Kasalukuyang makikita si Kaloy sa harap ng pamilihan ni Manang Lourdes para kunin ang mga inutos ng kanyang lolo Teban para sa gagawin itong panlason. Ah! Narito na Kaloy ang kailangan ng lolo Teban mo. Ang wika ni Manang Lourdes sa kanya. Ah! Maraming salamat, Taling Lourdes. Wikang tugon naman ni Kaloy pagkaabot ng mga kailangan nito. May iba nga ako, Kaloy. Napalitaan ko na may nakasagupa daw kayong aswang. Lalo na ikaw nung nakaraang gabi. Oho, Manang. Matindi din po yung isang yun. Pero mukhang mas matindi ho kayo dahil nagmaritis na naman kayo. Ang nangingiting wika ni Kaloy. Dahil doon ay marahan tuloy siyang nahampas ng matanda. Oy, Kaloy, mag-iingat kayo lagi. Balita ko ay hindi lang sa bahay ng Arisa ang pinamumugara ng mga aswang ngayon. Kahit dito sa atin ay may nababalitaan na din akong nabibiktima ng mga aswang. Pagpapaalala ni Aling Lourdes. Huwag ho kayong mag-alala dahil patuloy pa din naman akong sinasanay ni Lolo para may ipagiganti na din namin ang pagkamatay ni Tatang. Tugon nito na ang tinutukoy ang kanyang kumano na ama. Nang sa mga sandaling yun ay nakaagaw sa kanya ng pansin ng isang babae na dumaan sa kanyang harapan. Napakakinis ng balat nito at waring nasa kabataan pa ng edad. Hindi siya pamilya sa naturang babae kaya naman sinunan niya yun ng tingin hanggang sa mawala ito sa kanyang harapan. Manang, kilala niyo ho ba yung babaeng ng kararaan lamang? Wika nito sa matanda. Ha? Sinong babae? Wala naman akong napapansin na dumaan. Ang nagtatakang tungkol sa kanya nito. Ah, ganun po ba? Bali na lamang po. Mauno na po ako sa inyo, Aling Lourdes. At baka kanina pa po naghihintay si Lolo. Nang makabalik ay agad naman siyang hinarap ng kanina pang naghihintay na si Lolo Teban. Oh, bakit ang tagal mo nakabalik? Ang tila na init na wika ng kanyang Lolo Teban. Wala lang ho. Medyo napasarap lang ang kwento ng kay Aling Marites. Aling Lourdes pala. Ang pabinong sabi ni Kaloy. Alam mo, Kaloy, hindi ko maiwasan ang mangamba sa tuwing lalabas ka. Baka may makainkwento ka ng mga aswang sa gabi at hindi kita agad mapuntahan. Ang may pag-aalala ng wika ni Lolo Teban. Huwag na po kayo mag-alala, Lolo. Sa palagay ko naman, kaya ko naman pong gamitin lahat ng itinuro niyo sa akin. Huwag kang magpapakampante, Kaloy, dahil hindi mo alam kung sino ang aswang sa mga nagpapanggap lamang na tao. Ang paalalang wika ng kanyang lolo. Dahil sa hindi pa makatulog ang binata ng gabing yun, ay naisip nitong magpalamig sa kanilang balkonahe. Habang nakatanaw sa kalangitan at pinagmamasdan ng bilog ng buwan, ay napadako ang kanyang tingin sa isang babaeng naglalakad sa gitna ng daan at tila nag-aanyaya sa kanya na sumunod dito. Ang labis pa niya pinagtataka
ay anong ginagawa nito sa ganong oras ng gabi nang mag-isa? Pakiramdam niya may kakaiba sa babaeng ito na napagtanto niyang siyang babae rin nakita niya sa pamilihan. Hinala niya hindi ito isang ordinaryong babae, kaya agad siyang bumaba para sundan kung saan ito patungo. Maingat niyang minatsyagan ang bawat kilos nito. Dito niya lamang napansin na wala pala itong sapit sa kanyang paa na lalong nagpakunod sa kanyang noo. Hanggang sa isang kisap mata ay biglang naglaho ito sa kanyang paningin. Agad na lumabas sa kanyang pinagtataguan si Kaloy upang hanapin ito. May pagtatakang nagpalingaling ito sa kanyang paligid at pilit na hinahangilap ang babae. Hanggang sa muli niya itong makita na papasok sa kakahuyan. Mabilis niyang sinundan ito na hindi napapansin na napapalayo na pala siya sa kanyang lugar. Saglit siyang huminto at nagkubli sa madamang bahagi ng kakahuyan nang mapansin dumiretso ito sa isang tila abandonadong bahay. Ilang minuto din siya naghintay at pinagmasdan kung may iba pa bang nakatira sa bahay na iyon, na kung isa sa larawan ay napaka-imposible na talagang may manirahan pa sa ganong klase ng bahay. Basag-basag na salamin, sirang mga dingding, butas na bubong. Nasa madaling salita isang abandonadong bahay na maraling matagal lang naitayo dahil sa kalumaan nito. Papalis na sana siya nang muli niyang makita ang babae na papalabas ng naturang bahay. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may kasama na itong dalawang kalalakihan na pawang may mga katangkaran at may malaking pangangatawan. Sa magkabilang kamay ng mga ito ay tanga ng isang babae at isang lalaki na pawang may mga piring ang mga mata at nakatali ang mga kamay. Maririnig mula sa mga ito ang mahinang pagtangis, sinyalis na may hindi magandang mangyayari sa mga ito. Nagpupumiglas pa mga ito nang itali sila sa poste ng dalawang lalaki. Walang tigil sa pagtangis ang babae habang sinusubukan naman ng lalaki na makawala sa kanyang pagkakagapos. Akma na sana siyang babalik para ipalam sa kanyang lolo ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na maging siya ay kanina pa pala minamatsagan ng mga ito. Mabilis siyang ginamba nito at walang kahirap-hirap na dinala sa harap ng babae saka ay ginapos gaya ng dalawa sa mga biyag nito. Pakawalan niyo ako! Sino ba kayo? Nagpupumiglas na wika ni Kaloy. Sigurado akong hindi mo na ako natatandaan. Bata ka pa noon, pero hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa sa akin ng ama mo. Pagdakay pinakita nito ang isang mahabang peklat na nakuha nito sa pakikipagbuno sa kanyang ama. Ang sugat na to. Ito ang nagpapaalala sa ginawa ng ama mo sa akin. Timbag ang wika ng babae. Bigla namang nanariwa sa kanyang balintataw ang nasabi ng kanyang lolo sa aswang na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Makinig ka! Bago nila magawang mapatay ang iyong ama, ay nagawa nitong sugatan sa likod ang isa sa kanila. Ang sugat na yon ang magiging palatandaan mo para maipaghiganti mo ang ama mo. Hayop ka! Ikaw ang pumatay sa tatang ko. Nangangalit na uwi ka ni Kaloy habang pilita kumakawala sa pagkakagapos sa kanya. Ang tatay mo ang nag-iisang nakasugat sa akin at bilang pinuno ng mga aswang ay hindi ko mapapalampas ang ginawang ito ng iyong ama. Ang nangingingit sa galit na tingin ito. Isang nakakapangilabot at tagpo ang kanyang nasaksihan ng mga sandaling iyon. Mga makapanindig balahibong bagatungal na mga nilalang na daan-daang binabalot ng maitim na balahibo ang buong katawan. Mga naglalaway at nagtatalasang kamil at mga kuko. Mga nahilis ng mga mata sa dilim.
na laki ang kanyang mga mata nang mapagmasdan niya ng malapitan kung paano lukutin ng isa sa mga suwang puso ng isa sa mga bayan. Naghumiyang-biyag na babae nang makitang nobyo sa ganong kalagayan kung paano pagagawan ng mga aswang ang mga lamang loob ng kasintahan. Tila wala sa kanilang katinuan ng mga ito habang pinagagawa ng palting bituka ng lalaki. Nagpupamigla si Kaloy upang makawala sa pagkakagapo sa kanila nang mapansin papalapit na sa kanya ang babae na siyang pinuno ng mga ito. Ngunit sadyang maipit ang mga taling nakagapo sa kanilang likuran. Batid ni Kaloy na sila nang isusunod ng mga ito. Ngunit bigla siyang natigilan nang isang dimang winikan nito sa kanyang mga tenga na kanyang labis na ikinagulat. Anak? Anong ibig mo sabihin? Magsalita ka! Pasigaw na tanong nito sa babaeng kaharap na siyang pinuno ng mga aswang at nagpakilala ang kanyang ina. Isa sa mga lalaki na nasa anyong aswang ang nagkalag sa kanya sa pagkakatali. Nagkumpisa magpaliwanag ang babae sa kanya. Bata ka pa noon nang tinangka kong kunin ka sa iyong ama. Ngunit hindi pumayag ang ama mo. Nakipagtuos ko kay Carlos para makuha ka. Nagawa niyang masugatan ako. Ngunit nagawa ko nang mapas lang ang iyong ama. Sa kabila ng pagkamatay ni Carlos, ay hindi pa din ako nagtagumpay na makuha ka dahil sa iyong lola Teben. Ang seryosong paliwanag ng babae. Hindi naman magawang maniwala ni Kaloy sa mga paliwanag ito sa kanya. Hindi! Hindi ako naniwala sa sinasabi mo. Hindi ako anak ng isang aswang. Palakaw na uwi ka ni Kaloy. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, bakit hindi mo hubarin ang medalyon na suot mo? Agad na napatitig si Kaloy sa kanyang suot na medalyon na simula pa ng bata pa siya ay pagmamayari na nito. Ang medalyon na yan, yan ang dahilan kung bakit hindi mo magawang mapagpalit anyo bilang aswang. Hindi ka ba nagtataka kung bakit mahigpit na pinagbabawal sa'yo na alisin mo sa iyong katawan ng medalyon? Iyon ay dahil sa oras na hubarin mo ang medalyon ay kusang dadaloy sa iyong katawan ang dugo ng pagiging isang aswang. Matagal na pinagmasdan ni Kaloy ang hawak na medalyon. Nagbalik sa kanya ang alaala ang mga habilin sa kanya ng kanyang lolo Teban. Kaloy, wag na wag mong aalisin sa katawan mo ang medalyon na yan. Maliwanag ba? Habilin ng matanda sa kanya. Ngunit lolo, para saan ho ba ito? Ang nagtatakang tanong ng batang si Kaloy. Ah, basta! Wala nang marami pang tanong. Hindi pa ito ang tamang oras para dyan. Kusang darating ang araw na malalaman mo din ang lahat. Hubarin mo ang medalyon nang malaman mo ang buong katotohanan na ako ang iyong ina at ikaw ang nakatakdang susunod na pinuno ng ating lahi. Hubarin mo ang medalyon at tanggapin mo ang kapalaran para sa'yo. Sambit ng ina nito na nagpakilalang si Maria. Sa kabila ng mahigpit na paalala sa kanya ng kanyang lolo, ay dahan-dahan na hinubad ni Kaloy ang medalyon sa kanyang leeg. Agad na nanigas ang katawan ng binata at naramdaman ng mainit na pagdaling ng dugo sa kanyang buong katawan, dahilan para mabitawan nito ang hawak na medalyon. Agad na nakaramdam ng pagbabago si Kaloy sa kanyang katawan. Nagsimulang manikip ang kanyang dibdib na parang nahihirapan sa kanyang paghinga. Ang kanyang bibig ay nagdumbisang maglaway na parang natatakan sa laman ng isang tao. Ang mga nasaksiyang pagpapalit anyo ng mga aswang ay siya namang nagaganap sa kanya ngayon. Habang maririnig sa buong paligid ang paghalakak ng babae. Ngunit bilang naputol ang kasiyahang iyon nang mula sa likod ni Kaloy
ay nagpakita ang matandang si Lolo Teban. Agad na isinot nito ang isa pang kaparehas ng medalyon na nakareserba talaga para sa takdang araw na iyon. Unti-unting umumpis ang biglang paglaki ng katawan nito at bumalik sa pagiging tao. Unti-unti na din nagbalik sa kanyang kamalayan ang binata. Agad itong napansin ng kanyang Lolo Teban na nasa kanyang tabi. Lolo Teban? Ang tanging nabanggit na lamang ng binata na magbalik ito sa kanyang katinuan. Sandali lang, Kaloy. Tumabi ka munang saglit. Wika ng matanda sa kahinarap si Maria, ang ina ni Kaloy. Kumusta, Maria? Matagal din tayong hindi nagkita. Ang nakangisi at mapainsultong wika ng matanda. Sagabal ka talaga sa amin, Lolo Teban! Kilita tingin ni Maria. Ganoon ba? Pasensya ka na. At sinabi sa akin ng aking gabay na nasa panganib itong si Kaloy. Kaya puputulin ko muna ang kasiyahan mo. Tugon ito sa kanilang pinuno bago ipinaling ang atensyon kay Kaloy. Kaloy, makinig ka. Sa palagay ko, ito na ang tamang panahon para malaman mo ang buo mong pagkatao. Pagsisimula ng matanda habang wala namang imik na nakikinig ang binata. Totoong ang babaeng ito ang iyong tunay na ina. Siya si Maria, ang pinuno ng mga aswang sa bayan ng Aresa. Marahil ay naipaliwanag na sa iyo ni Maria ang iba pa. Inangkakang kunin ng iyong ina sa amin, ngunit hindi pumayag ang iyong ama. At upang hindi mabuhay sa dugo mo ang lahi ng pagiging aswang, ay ibinigay niya sa iyo ang medalyong suot mo simula pa ng iyong pagkabata. At upang hindi makalapit sa iyo ang iyong ina, taglay ng medalyon na yan ang lakas na kinatatakutan ng iyong ina. Pagpapaliwanag ng matanda. Masyado ka ng maraming nalalaman, tanda. Kailangan mo nang sumunod sa anak mong si Carlos. Nangangalit ang wika ni Maria bago nagsimula na din magpalit ng kanyang anyo bilang aswang. Kaloy, tandaan mo, ikaw ay pinalaki namin bilang isang tao at hindi bilang aswang. Humanda ka dahil maaaring ito na ang pinakamapanganib na laban na haharapin natin. Ngayon, tanggapin mo ang sundang ng iyong ama. Gamitin mo upang maipaghiganti mo ang pagkamatay ni Carlos. Wika ng matanda habang inaabot ang sundang na sumugat sa kanyang ina. Lolo, masyado silang madami. Hindi natin kakayanin itong dalawa. Ang may pag-aalala lang sabi ni Kaloy. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo nag-iisa. Tugon naman ng matanda. Ilang sandali pa ay nagsidatingan na nga ang ilan sa kanilang mga kasamaan para tugisin ang mga aswang sa kanilang bayan. Hayun! Hayun ang mga aswang! Mga kasama! Bilisan natin! Kailangan nila Lolo Teban ng tulong. Pahayag ng tagapuhunan ng grupo. Bawat isa sa kanila ay may hawak ng mga sulo at kani-kanilang mga sibat upang ipanglaban sa mga aswang. Kami na ang bahala sa iba pa. Mag-iingat ka. Hindi madaling kalaban ng iyong ina. Tagubilin ng kanyang lolo bago mag-isang hinarap ang kanyang ina. Habang sila Lolo Teban at ang mga kasama nito ay hinirap ang iba pang mga aswang, hindi naging madali para sa kanila na mapatay ang mga ito. Ang ilan sa kanila ay nagtamo ng mga sugat sa kanilang mga katawan dahil sa bangis at lakas na taglay ng mga ito. Ngunit sa pangungunan ni Lolo Teban ay nagawa nilang magtagumpay sa pakikipagsagupa sa mga ito. Buong tapang namang nakipagbuno si Kaloy sa kanyang ina gamit ang sundang na kaloob ng kanyang ama sa kanya. Naging mahirap para kay Kaloy na makipagtagisan lakas sa katunggali.
Ang lakas nito ay higit pa sa tatlong pinagsamang lakas ng ordinaryong aswang. Sumama ka sa amin at tanggapin ang kapalaran mo bilang susunod na pinuno ng lahi ng mga aswang. Patuloy na pangunguminsin ang kanyang ina. Maaaring may dugo nga ako ng isang aswang. Ngunit isa pa din akong tao. Dahil sa tagli na lakas ng kanyang ina, ay nagawa siya nitong maihagis sa malayo. Bumalanda ang katawan nito sa isang punong kahoy at pilit ay itinayo ang sarili sa sakit na naramdaman. Batid niyang hindi niya kakayanin makipagsabayan ng lakas sa kanyang ina. Buong lakas niyang itinarak ang dalawang sundang ng ama sa lupa at taintim na hinagusal ng orasyon upang bigyan talimang mga ito. Pikit at tahimik na bumubulong sa hangin ng binata habang pinakikiramdaman ang buong paligid. Isang plano ang kanyang nabuo upang talunin ang kanyang ina. Nang akma ng muling susugot ito sa kanya, ay mabilis niyang hinugot ang isa sa mga sundang mula sa pagkakabaw nito sa lupa upang salagin ang pagwasiwas ng matatalim na kuko nito sa kanya. Muli niyang hinugot ang isa sa mga sundang na may talim ng orasyon saka inindayan ng katawan ng ina. Napatigil pa ng dalian ito dahil sa pinsan ng kanyang natamo. Dali-daling isinukpit ni Kalu sa leeg ng kanyang ina ang medalyon na nabitawan nito kanina. Ang medalyon na kinakatuhutan ng kanyang ina. Naghuhumiyos ang naramdaman sa si Maria dahil sa init na dala ng medalyon sa kanyang katawan. Gamit ang sundang ay sinamadala ni Kalu ang pagkakataon. Nagawa na itong gilitan ng leeg ng kanyang ina at nagpasin ang ulo nito. Pasensya ka na inang. Pero ang masasabi ko na sa iyo, ang baho ng hininga mo, hindi ka nagsisipilyo. Bit-bit ang puto na ulo ni Maria sa pangunguna ni Kaloy at Lolo Teban ay agad nilang nilusob ang bayan ng Arisa, ang sinasabing bayan ng mga aswang. At sa pagkawala ng kanilang pinuno ay naging madali kina Kaloy at Lolo Teban na mabawi ng sabing bayan na matagal nang ginawa ang teritoryo ng mga aswang. Maraming salamat po sa mga sumubaybay at nakinig po sa ating kwento sa gabi nito. Salamat din po sa writer ng ating kwento na si Norian Borromeo. At magpapasalamat rin ako sa mga supporters ko sa walang sawang nakikinig ng aking kwento na sina JC Jess ng Ang Nananalat Horror Stories, si Ma'am Deep Red ng Deep Red Mystery Files, si Binibining Imahinasyon syempre, at si Ominous Cookie, sila Sid Vicious ng Pagbangon sa Karunlan, at sino pa ba, sila Pulang Dragon. Subscribe po, subscribe po kayo sa kanila. Si Ang Tinig ni Gabriela. Yan po mga friends ko po yan. Subscribe po kayo sa kanila. Sana po mapuntahan niyo po ang kanilang mga channel. And sa mga bago kong subscribers, binabati ko rin po kayo. Salamat sa mga pag-subscribe niyo sa akin. Sana po yung nagustuhan niyo ang aking mga kwento. Hanggang sa susunod pong muling kwento, maraming salamat po muli.